Balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition. We're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ikawala sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, Department of Justice nakitaan daw ng legal na basihan at wala ng hadlang para arestuhin itong si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy, sa kabila ng mga panibagong pahayag nito, ganun din ang kanyang mga kondisyon. Si Pangulong Bongbong Marcos naman tiniyak ang commitment sa energy sector matapos ang pag-energize sa National Grid Corporation of the Philippines, 67.98 billion pesos na Cebu-Negros-Panay Backbone Project. Ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia, pati na ng Japan sa bahagi ng West Philippine Sea, naging matagumpay. Proseso naman ng canonization at beatification sa pagiging santo ni Nina Ruiz Abad ng Ilocos Norte, opisyal nang nagsimula. Mahigit 19 million pesos na halaga ng tulong na ipaabot naman ng Department of Social Welfare and Development doon sa mga apektadong lalawigan dahil sa El Nino phenomenon. Iba pa mga programa tinututukan na maipatupad ng naturang ahensya. Mga kaso naman ng pertussis sa Northern Mindanao region, lumubo pa ang bilang. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, ang bansang Ukraine matatalo raw sa gera kapag hindi inaprubahan ng Estados Unidos, partikular na ng kanilang kongreso, ang malaking military aid na bahagi ng package ayon kay President Zelensky ng Ukraine. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Wala na umanong nakikitang legal na hadlang ang Department of Justice. Yan ay sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy, dahil naman sa mga paglabag nito sa usapin ng Anti-Child Abuse Law o yung Republic Act 7610. Ginawa nga ng ahensya ang naturang komento matapos na naman maglabas ng mga pahayag ang naturang pastor, kasabay na rin ng pag-release ng Davao Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Quiboloy noong 3 ng Abril, taong kasalukuyan para naman sa sexual abuse sa mga minor de edad at maltreatment na ginawa umano ng naturang pastor doon sa kanyang mga biktima. Ayon sa Department of Justice, ang kaso laban kay Quiboloy ay hindi kailanman magiging mahina at mayroong direktang ebidensya na magpapatunay sa lahat ng elemento ng mga paglabag doon sa mga panuntunan ng batas laban naman dyan kay Quiboloy, at tinitiyak ng Justice Secretary na si Jesus Crispin Remulla na para sa kaligtasan ni Quiboloy, kung ito ay susuko ay wala umanong magiging problema. Iginit pa ng kalihim na walang sino man na higit pa sa batas kahit na ito ay may malagang posisyon sa kanyang religious organization. Kung maalala nga mga kabombo, mga Castor Nation, paulit-ulit na sinasabi ni Quiboloy na dapat magsampa ng mga kaso laban sa kanya sa korte at hindi na kaladkarin pa ang kanyang pangalan sa Senado at sa Kamara kaugnay doon sa mga sariling mga imbisigasyon. Sa kabila nito ay tumatanggi umano na sumailalim sa jurisdiksyon ng korte ang naturang pastor at nais pang manatili bilang fugitive from justice. Hinimok ni Remulla itong si Quiboloy na harapin ang mga paglilitis kung naniniwala itong siya ay inosente. Samantala, hinihintay ng Department of Justice ang pagpapalabas ng Pasig Regional Trial Court ng isa pang warrant of arrest laban naman kay Quiboloy kaugnay dun sa qualified trafficking at mga iba pang usapin na nakabinbin na rin sa hukuman. Sa ibang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang commitment sa energy sector matapos nga ang pag-energize ng nasa 67.98 billion pesos na Cebu-Negros-Panay Backbone Project ngayong araw doon sa Bacolod City. Ito ay mag-uugnay sa mga probinsya ng Iloilo, Negros Occidental at Cebu.
simultaneous ang gagawing ceremonial energization kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa energization doon sa may Bacolod substation ng National Grid Corporation of the Philippines, maging doon sa Negros Occidental. Ito ay papangunahan mismo ng Pangulo habang ang energization sa may Barotac Viejo substation sa Iloilo at Magdugo substation sa Cebu naman ay papangunahan yan ng mga pangunahing national at local government officials. Ayon naman sa pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines, ito ay isang milestone upang masiguro na magkaroon ng significant step patungo yan sa stable na transmission grid sa Pilipinas. Siniguro naman ng ahensya na patuloy silang magtatrabaho para sa kanilang commitment na mabigyan ng reliable na electricity infrastructure ang ating bansa. Patunay dito ang energization ng Cebu, Negros, Panay sa dedikasyon ng National Grid Corporation of the Philippines para mapalakas ang power transmission capabilities ng ating bansa. Gayon din, binubuo ito ng 676 na transmission towers na may lawak po yan na 442 circuit kilometers na meron pong overhead lines at 98.9 circuit kilometers ng submarine cables na meron namang 10 na bagong substation sa kabila yan ng mga hamon na kinakaharap ngayon. Patuloy din ang commitment ng mga ahensya na mabigyan ng reliable electricity transmission ang Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya sa atin pang mga balita. Mga magulang, hinihimok po ng ilang mambabatas na pabakunahan sa lalong madaling panahon yung mga anak nila para hindi na humantong pa sa panibago na namang outbreak ng pertussis. Sa iba pang mga balita. Matagumpay ang sanibwersang ikinasang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas kasama ng Estados Unidos, Australia at Japan sa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa, partikular na sa may West Philippine Sea. Ito ay nilahukan ng Armed Forces of the Philippines, United States in the Pacific Command, at gayon din ng Australian Defense Force at ng Japan Self-Defense Forces. Dito ay ginamit ng naturang mga bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid na kinabibilangan niya ng BRP Gregorio del Pilar ng Pilipinas, ang BRP Antonio Luna, at gayon din ang Wildcat Helicopter at BRP Valentin Diaz mula yan sa Philippine Navy, ang USS Mobile at P-8A Poseidon ng United States Navy, ang Royal Australian Navy His Majesty, at gayon din yung Waramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Kasama din dyan ang JS Akibuno mula naman yan sa Japan, Maritime Self-Defense Forces. Kabilang sa mga isinagawang na mga ito sa naturang pagsasanay ay ang communication exercise, division tactics o ang officer of the watch maneuver at photo exercise na pawang idinesenyo para mas paigtingin pa ang abilidad ng naturang mga bansa na magtrabaho at magtulungan na magkakasama sa mga operasyong may kinalaman sa maritime scenarios. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sources Trinidad, ang naturang aktibidad ay nagpapakita lamang ng commitment ng mga kalahok na bansa sa pagpapatibay at pagpapalakas pa ng regional at international cooperation na bahagi yan ng kanilang pagsuporta sa isang bukas at malaya na Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagsasagawa ng interoperability exercises sa maritime domain. Bukod pa rito ay kumpiyansa rin ang hukbong sandatahan na malaki rin ang may tutulong ito sa buong hanay ng kasundaluhan, partikular na sa kanilang capability development. Sa iba pa nating balita,
Ipinagkibit-balikat na lamang ng Pilipinas ang mga panibagong aligasyon ng bansang China laban sa ating bansa matapos ang ginawa nitong Multilateral Maritime Cooperative Activity dyan sa West Philippine Sea, katuwang ang bansang Japan, Australia at ang Estados Unidos. Ito ay bilang tugon ng naturang kagawaran kasunod na rin ng panibagong pag-aakusa ng China na paglabag-umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad na sumasaga sa umano sa kanilang karapatan at soberanya sa naturang lugar na nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na pilit namang kinakamkam ng higanting bansang China. Defense spokesman na si Director Arsenio Andulong, hindi show of force ang ginawang aktibidad ng ating bansa kasamang iba pang mga nasyon sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Anya, walang masama sa isinagawang aktibidad ng Pilipinas kasama ang mga kaalyansa nitong bansa sa naturang lugar sapagkat ito naman, anya, ay alinsunod pa rin kung anong nakasaad sa international law. Ayon pa kay Andulong, ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaisa at turma lamang, anya, ang ginagawang ito ng lahat ng mga sibilisadong bansa sa buong daigdig. Ngunit bahala na lamang umano ang China kung ano ang nais nilang maging interpretasyon sa naturang mga aktibidad. Samantala, ay naniniwala pa ang opisyal nang importante ay ginagawa ng ating bansa ang ganitong uri ng mga aktibidad sa ngalan pa rin ng pambansang interes ng ating bansa sa layunin na palakasin pa ang kakayahan at kapabilidad ng ating hanay ng mga sundalo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan o cooperation doon sa ibang mga kalyado nating bansa sa iba't ibang sulok ng daigdig. Bombo International News. Inihayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na matatalo sa giyera ang Ukraine laban sa Russia kapag hindi inaprobuhan ng US Congress ang malaking military aid package sa gitna yan ng pinaigting pang opensiba ng Russian forces sa frontline city. Inamin ng Ukraine military na ang labanan sa frontline city ng Chasiv Yar ay mahirap at matindi, subalit patuloy na lumalaban ang kanilang puwersa. Sa gitna naman ng air attacks ng dalawang panig, sinabi ng Russia na isa sa drone ng Ukraine ay tumama sa Zaporizhia nuclear plant na inukupan nito matapos ngang ilunsad ang invasion noong Pebrero 24 ng taong 2022. Tumindi din ang panawagan ng Ukraine sa US na simulan na ang pagpapadala ng $60 billion na halaga ng military aid package na hinarang umano ng Republican sa Kongreso ng Estados Unidos ilang buwan nang nakakalipas. Ayon kay Zelensky, mahalagang maipaabot sa Kongreso ng US na kapag hindi nito tinulungan ang Ukraine, matatalo ito sa giyera. Mahirap anyang makasurvive ang kanilang bansa nang walang tulong at ibinabala pa na kapag ang Ukraine ay natalo, ang ibang estado naman anya ang susunod na atikihin. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Nagsasagawa na ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga lugar na may mga kinakailangang ayusin. Particular nga dyan sa Cebu, Negros, Panay, 230 kilovolt backbone project ay nagsagawa ito ng inspection. Bahagi pa rin ang aktibidad sa isinagawang energy station para sa pasilidad sa full capacity ng buong transmission system dyan sa bahagi ng Visayas. Sabay-sabay na pagaganahin ang Cebu Negros Panay backbone sa mga lalawigan ng Iloilo, Negros Occidental at lalawigan ng Cebu at doon nga sa seremonya na idinaraos ngayong araw dyan sa Bacolod Substation ng National Grid Corporation of the Philippines ay may mga aktibidad din kakibat yan. Ayon pa sa National Grid Corporation of the Philippines, hindi biro ang kanilang pinagdaanan bago na kumpleto ang naturang proyekto. Sa katunayan, bagamat sinertipikahan bilang energy project at national significance noong 2019,
2019, naharap pa rin ito sa iba't ibang mga hamon, particular na sa usapin ng right of way dahil sa pagtutol ng mga may-ari ng ilang lupain na idagdag pa ang matagal na judicial process at permitting process ng local government units, security issues at COVID-19 pandemic restrictions sa kabila ng naturang mga hakbang ay prosigido naman ang National Grid Corporation of the Philippines na magbigay ng maasahan umanong infrastruktura para sa daloy ng kuryente. Kaya naman, mapapatunayan ng naturang mga hakbang ang kanilang commitment at yan ay para mapalakas pa ang power transmission capabilities ng ating bansa. At bagamat malaking tulong para sa pagpapabuti ng paghahatid ng kuryente, aminado naman ang National Grid Corporation of the Philippines na hindi lang ito ang solusyon para sa problemang kinakaharap ng ating bansa sa kuryente, particular na sa Panay, dahil nakadepende rin ito sa sapat na supply. Ganun din sa mga karating na lugar ay kahintulad na aktibidad ang gagawin ng mga nasa energy sector. Sa iba pang balita, naglabas ang Department of Budget and Management ng 900 million pesos na pondo sa Philippine Crop Insurance Corporation. Layunin nito na matulungan ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda sa bansa na matiyak ang kanilang kabuhayan at may pagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa kabila pa ng mga hindi inaasahang pangyayari dalayan ng climate change. Saklaw sa naturang halaga na 4.5 billion pesos na appropriations sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act na inaasahang sasakop yan sa buong halaga ng crop insurance premium ng nasa mahigit 2.292 million na targeted farmers. Una na ngang tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka na papaigtingin pa ng pamahalaan ang pagbibigay ng suporta para matiyak ang tuloy-tuloy na ani dahil ang bawat butil anya na itinatanim ay nakakaambag yan sa matatag at maunlad na hinaharap ng ating bansa. Samantala, pinawalang bisa naman ang pagtatalaga ng 804 na mga empleyado ng Bureau of Corrections. At yan ay dahil daw sa kawalan ng kanilang eligibility. Ayon kay Bureau of Corrections Chief Gregorio Pio Katapang Jr., kanila nang tinutugunan ang mga problema sa kanilang personnel, particular yung sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Directorate Office para sa kanilang edukasyon at mga pagsasanay. Bumubuo na rin umano ang mga programa para matugunan ang kinakailangang pag-aaral ng kanilang mga kawani para sa kanilang career advancement. Una nga rito ay nagresulta sa dismissal ng 233 na mga kawani ng Bureau of Corrections noong buwan ng Marso matapos na mabigo ang mga ito na tumalima sa mas mahigpit na eligibility requirements na itinatakda naman sa ilalim ng Bureau of Corrections Act of 2013. Noon ngang nakalipas na linggo naman ay nanumpa si bagong talagang Correctional Technical Superintendent Marjorie Ann Santidad, apat na bagong talagang non-uniform personnel at meron ding pito na bagong hire na non-uniform personnel at inaasahan na mas marami pang mga personnel ang mapopromote at magha-hire din ng mga bago pang tauhan ang naturang kawanihan. Gumawa naman tayo ng karagdagang pag-uulat mula dyan sa Camp Crame. Ang Philippine National Police Chief na si Marbel hinimok ang buong hanay ng kapulisan na gawin ang tama at ligtas ang bawat Pilipino. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Marlene Padiarnos. Muling hinimok ng bagong hepe ng pambansang pulisya na si Police General Romel Francisco Marbil ng buong hanay ng kapulisan na palaging gumawa ng tama at iyaking ligtas ang taong bayan sa lahat ng oras. Ito ang naging sentro ng kanyang naging talumpati sa kauna-unahang flag raising ceremony sa National Headquarters ng Campo Crame na kanyang pinangunahan bilang bagong 30 pinuno ng pambansang pulisya. Dito ay muling binigyan diin ni General Marbil na sa ilalim ng bagong Pilipinas ay nararapat lamang na maibigay ng pulisyang angkop at nararapat na serbisyo para rin sa taong bayan sapagkat ang taong bayan din anya nagpapasweldo sa kapulisan. Biling ni General Marbil upang matiyak na may sasakatuparan ng layunin ito ay kinakailangan na maging tapat ang lahat ng mga pulis sa kanilang mandato na pag-ibigay ng pinakamainam na public service sa ating bansa. Dito po sa bagong pinuno po ng ating kapulisan,
let us make a big difference in people's life. Yun lang po yung gusto ko. Let us give them the best service. Binabayaran po yung police natin for public service. Ibigay po natin yung tama. Kung ano po yung tama, ito po ang susundin natin. Let us not go astray. Yun lang po yung pinaka-importante natin. Isipin nyo, ang trabaho po natin, let us give our community the best public service. Let us make them safe sa pagtulog nila at paglabas nila. Ang sabi ko nga, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Kung maalala una ng sinabi ni Police General Marbil, natututukan niya bilang bagong hepe ng Philippine National Police ang pagkapalakas pa sa kakayahan ng kapulisan para sa mas epektibo na pagkapatupad ng kanilang tungkulin. Kasabay na rin ang pag-asaalang-alang sa kaligtasan ng kapakanan ng bawat mga polis na tumutupad ng maayos sa kanilang mga mandato sa pamagitan na rin niya ng magkabagong sistema tungo yan sa mas positibong pagbabago. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Patuloy na nababawasan ang antas ng tubig dyan sa Angat Dam. Yan ay sa gitna ng nararanasan pa ring epekto ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Ayon nga sa Department of Science and Technology, bumaba ng 0.76 meters ang level ng tubig dyan sa naturang dam sa nakalipas yan na dalawang araw lamang at nasa 196.82 meters. Habang kahapon mga kabombo, muling bumaba ang antas ng tubig sa dam ng 0.36 meters. Bunsod pa rin ito ng mainit na lagay ng panahon at kawalan ng mga pagbuhos ng ulan at naging 15.18 meters na mababa pa ito sa normal high level ng naturang dam na 212 meters. Bagamat patuloy pa rin ang pagbaba ng water level para sa Angat Dam, nananatili namang mataas pa rin yan kung ikukumpara dun sa minimum operating level na 180 meters. Inaasahan ayon kay Patrick Dison ng Department of siya yung tumatayong department manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na ang average ng arawang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, particular na yung area ng Angat, ay inaasahang nasa pagitan ng 0.30 hanggang 0.40 meters. Maring maabot din ng Angat Dam ang minimum operating level nito na 180 meters sa buwan ng Hunyo. Ito ay kung wala pa rin ng mga pag-ulang maitatala sa huling linggo ng Hunyo. Subalit, base nga sa forecast ng Department of Science and Technology, makakaranas naman ang mga pag-ulan sa buwan ng Mayo, kaya't positibuan niya na hindi na bababa pa sa 180 meters ang reservoir dyan sa naturang lugar, particular na ang elevation nito. Inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment na maaaring lumiban ang ilang mga empleyado dahil yan sa matinding init ng panahon na nararanasan ngayon sa ating bansa. Ngunit hindi sila mabibigyan ng karampatang bayad para sa nasabing araw. Ito ang ipinaliwanag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma batay na rin sa Department of Labor and Employment Advisory No. 17 Series of 2022 na may option ang mga empleyado na lumiban muna sa trabaho dahil sa panganib may kinalaman yan sa mainit na panahon dulot na rin ng El Nino phenomenon. Anya, ang sobrang init na nararanasan ngayon ay isang weather disturbance kung kaya't maaring hindi na muna pumasok ang mga manggagawa lalo na kung alam nila na magdudulot ito ng panganib sa kanilang kalusugan. Gayunpaman, nilinaw ng nasabing ahensya na ang empleyadong hindi papasok ay hindi rin anya makakakuha
kanyang regular pay o sahod, maliban na lamang kung mayroong ibang mga patakaran o kasunduan na ibinaba ang kanilang kumpanya. Binigyang diin naman ng Department of Labor and Employment na dapat ipaalam muna ng mga empleyado sa kanilang mga employer ang kanilang magiging desisyon upang maiwasan din ang hindi pagkakaunawan sa kanilang mga trabaho. Sa mga karagdagang report, ang Department of Education at go negosyo, pati na yung iba pa mga kakibat po nito, na may programa para sa pagpapalakas pa ng entrepreneurial mindset ng mga kabataan. Alamin natin yan sa kabuuang report ni Bombo Kelly Cordero. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mentoring ng Future Entrepreneurs o Youthpreneur, isang event ng Department of Education at Go Negosyo na ginanap sa Rizal High School sa Pasig City. Ang Youthpreneur ay isang programa na idinisenyo para isulong ang entrepreneurial mindset sa mga kabataan para lumikha na mga kasanayan na bubuo naman sa entrepreneurial aspect ng senior high school curriculum. Sa mensahe ng Vice Presidente, binigyang diin ito na may malaking benepisyo sa lipunan ang pagtuturo ng entrepreneurship sa mga kabataan. Ibinahagi ni Duterte ang kanyang entrepreneurship program o ang Magnegosyo Taday noong siya pa ay alkalde ng Davao, na una nang nakatutok umano sa mga kababaihan. At nang naging matagumpay, ay pinalawak nila ito sa LGBTQ sector. Ayon kay Duterte, ang naturang programa sa Davao ay nakakuha ng recent recognition sa Philippine Commission for Women dahil sa naging magandang epekto nito sa mga kababaihan at LGBTQ. Maraming buhay ang nabago dahil natuto ang mga ito magnegosyo. Kaya naman, ngayong kalihim na siya ng kagawaran ng edukasyon, nais ni Duterte na palawakin pa ito at naisip niya na mas maganda kung ituturo ang pagninegosyo sa murang edad pa lamang. Magtatrabaho tayo. Mabibigyan tayo ng sweldo. Pero yung sweldo natin hindi lumalaki. Diba? Paulit-ulit lang yun. 25,000 a month, 25,000 a month, 25,000 a month. Pero paano natin palaguin, paramihin ang pera natin doon sa negosyo? At hindi madali ang magnegosyo, kailangan matuto tayo magnegosyo. Kailangan matuto tayo paano natin padamihin itong sweldo ko buwan-buwan. Dito hinihikayat ng Vice Presidente na matutong magnegosyo ang mga kabataan at magkaroon ng sariling pera para mabili ang mga bagay na kinakailangan nito, lalo na sa pang-araw-araw na hindi na kinakailangang mangutang. Libreng tuturuan ng mga estudyante ng mga entrepreneurial mentors. Kaya ayon sa Vice Presidente, sana ay hindi sayangin ng mga bata ang oras ng mga mentors sa mga pilosopong tanong o mga tanong na alam naman ng mga ito na walang kasagutan. Mamaya, may oportunidad kayo makipag-usap sa kanila one-on-one. Magtatanong kayo about sa negosyo. Huwag ninyong sayangin dyan sa mga pilosopong tanong ninyo ang oras nila. Dahil marami kayong matutunan at nandito sila, nakikita natin yung kagustuhan nila na tumulong sa inyo. Umaasa si Duterte na magbubukas umano ito ng maraming oportunidad sa mga kabataan. Kasabay nito, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang Go Negosyo sa pakikipagtulungan nito sa Department of Education. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Nasa kabuang 220 banyaga naman ang pinagbawalang makapasok dito sa Pilipinas at inilagay sa blacklist noong buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang nasabing mga banyaga ay hindi pinahintulutang pumasok sa bansa matapos na napatunayang lumabag ang mga ito sa Philippine Immigration Act of 1940. Kabilang sa mga blacklisted na ang 150 na Vietnamese national, 30 Chinese national at 14 na Indonesian. Binigyang diin naman ng Bureau of Immigration na hindi tinatarget ng Immigration Bureau ang partikular na nasyonalidad. Sa kaso anya ng 150 Vietnamese, ipinaliwanag ni Commissioner Tansinco na tumaas ang bilang ng mga pinagbabawalan na naturang nasyonalidad bunsod na rin ng pagtaas ng bilang ng Vietnamese nationals na nadiskubring nagtatrabaho sa illegal na online gaming hubs.
Pinalalahanan naman ang Philippine Embassy sa Malaysia. Ang mga kababayan natin doon na mag-ingat dahil naman sa nararanasan din na matinding init ng panahon sa nasabing bansa. Nakapagtala kasi ng maximum temperature na 35 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius ang karamihan sa mga lugar sa naturang nasyon. Pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang Filipino community dyan sa Malaysia na limitahan ang exposure sa direktang sikat ng araw at iwasan muna ang mga outdoor activities. Nagpaalala rin ang Philippine Embassy na huwag iiwanan sa mga nakaparadang sasakyan ang mga bata at ganun din yung mga alagang hayop. At kung may emergency na pangailangan ay tumawag na lamang sa hotline ng Philippine Embassy para naman matugunan ang anumang mga concern. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat, mahigit 19 million pesos na halaga ng tulong na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong lalawigan dahil yan sa El Nino. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, iniulat nga ng Department of Social Welfare and Development na pumalo na sa mahigit 19 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng ahensya sa mga lalawigan sa bansa na apektado ng umiiral na El Nino phenomenon. Kinumpirma ito ni Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Dumlao, sa ilalim ng programang ito ay namahagi ang ahensya ng mga food packs pati na ang mga cash for work at training sa mga pamilyang apektado ng labis na init ng panahon. Batay nga sa pinakahuling datos na nilabas ng State Weather Bureau, sumampa na sa 7 rehiyon ang apektado ng El Nino. Kabila na rito ang rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa tala naman ng ahensya, hindi bababa sa 136,839 kotumbasyan ng hindi bababa sa 600,000 individual ang apektado ng tag-init. Kung maalala, tiniyak ng ahensya sa publiko na nanatiling sapat ang kanilang pondo para yan sa kinakailangang tulong ng mga apektadong pamilya ng nararanasan ng El Nino sa bansa. Higit 2 bilyong pondo rin ang relief resources ng ahensya na kinabibilangan ng standby funds at stockpile. Samantala, iniulat rin ni Assistant Secretary Dumlao na nakatutok rin ng kanilang ahensya sa kanilang iba pang mga programa para yan sa mga Pilipino. Kabila na rito ang walang gutong program na layong mabigyan ng kaukulang intervensyon ang mga food poor population. Ipinatutupad na rin niya ng ahensya ang kanilang Oplan Pag-abot program. Sa ilalim nito, ang kalahat ng mga pamilya na nasa kalye ay kanilang pinupuntahan at tinutugunan ang kanilang mga pangailangan. Ito ay batay na rin sa assessment ng kanilang mga social workers o mga case managers. Aside from that, we are also strengthening our efforts para doon sa Tarabasa program. Meron tayong mga isinasagawa ng mga cash for work trainings, cash for work para sa ating mga college students who are enrolled in state universities and colleges. And gayon din doon sa ating mga magulang at mga guardians. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa nating balita, iniling ng Task Force El Nino sa publiko na iwasan muna na gumamit ng mga inflatable pools at ipagpaliban din yung mga maintenance at ganun din yung paglilinis ng mga swimming pool at mga kahalintulad na pasilidad. Layunin po niya na makaiwas sa krisis sa tubig dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon nga kay Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, 2 buwan pa ang kinakailangang bunuin na maapektuhan tayo ng matinding tagtuyot kung saan halos buong bansa na ang makakaranas ng kakapusan sa tubig kung sakasakaling magpapatuloy ito hanggang sa mga darating pa na linggo. Una nang nanawagan ang task force doon sa mga nakatira sa mga village at condominium sa Metro Manila na magtipid sa paggamit ng tubig. Salip daw na gumamit ng mga hose pagka maglilinis ng sasakyan, daanan at magdidilig ng mga halaman, mas mainam na gumamit na lamang ng tabo at timba. Maari ding sahurin yung mga tumatapong tubig kung may mga aktibidad na ginagawa
At ito ay magagamit naman mga kabombo sa pagdidilig ng halaman, pambuho sa banyo at maraming iba pa. Payo ng opisyal na maging maingat din sa paggamit ng electrical appliances upang hindi humantong sa mga insidente ng sunog, lalo't malaking volume ng tubig ang kinakailangan kapag kami mga insidente ng sunog na kinakailangan respondihan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ito po para sa mga nanais na magtrabaho abroad, may ilan pong mga bansa doon sa Europa na in demand po ngayon ng mga overseas Filipino workers. Kaugnay niyan, alamin pa natin kung saan ba at ano yung mga in demand na trabaho. Sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers na mataas ang bilang ng nangangailangan at naghahanap ng mga overseas Filipino workers sa bansang Europa. Ito ang ipinaalam kay Department for Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan sa isinagawang pagbisita ng nasabing ahensya sa Europa maging sa pagdala ng Chamber of Commerce ng Czech Republic sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Kasabay rin ito ang pagdalo ng iba't ibang Czech companies at business owners upang magkaroon ng partnership sa licensing recruitment agencies sa ating bansa. To see kung paano po sila makaka-recruit ng workers. No? So they first went to the Department of Migrant Workers para po alamin yung mga proseso. At doon po nasabi rin natin sa kanila yung importansya na to comply with our rules and regulations when it comes to recruitment. So we can see, no, pagkapirma pa lang yung makikita na agad yung demand. At nasabi po sa atin, no, all over Europe yung demand for Filipino workers. Iginiit naman ng Department of Migrant Workers na nakasabi sentro ang nasabing ahensya sa pagkakaroon ng bilateral labor agreements sa bansa sa Europa. Ang nasabing bilateral labor agreements ay isinagawa din ng naturang ahensya sa City of Vienna sa bansang Austria at ito ay naratipikahan na kung kaya't ngayong buwan ang kanilang unang inter-agency technical working group. We're looking forward on the areas of cooperation. Nandiyan po yung pakikipagtulungan natin to have a sustainable recruitment framework. Lalong-lalo na po dun sa pag-recruit ng healthcare workers in particular our nurses. Nakafocus po ang department doon sa cooperation framework kung saan magtutulungan tayo po at yung ating partner na bansa upang siguraduhin na hindi lamang may supply ng workers abroad. Dapat po focusan din yung mag-increase ng supply dito sa Pilipinas. Samantala, siniguro naman ni Kaunan na nakatutok ang Department of Migrant Workers sa cooperation framework upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng overseas Filipino workers. Kung matatandaan, bukod sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga overseas Filipino worker, isa rin sa pinagtuunan ng atensyon ng Department of Migrant Workers ang pagbabalangkas ng upskilling programs para sa mga Pinoy abroad, lalo na sa mga vulnerable sectors upang magkaroon ng mas malaki at magandang oportunidad ang mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako tayo sa ating panayam ngayong tanghali. Tanghali dito sa Pilipinas pero umaga pa lamang po yan sa ilang bahagi ng Estados Unidos. At kaugnay po niyan ay makakausap natin itong ating Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Chicago. At kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon live via Zoom si Binibining Valerie May Bakerisa Belyesa. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Nais ko pong itanong, ano, ilang porsyento po ba ng eclipse yung masasaksihan dyan sa inyong lugar sa Chicago? I'm in Chicago City. We are going to experience like 93.9% po na ma-block yung sun, ng moon. And it will happen at 2:07 p.m. Central Time po dito sa Chicago City. But may ibang parte po ng Illinois na makakaranas po sila ng 100% total solar eclipse po. Ayun. Ano po naman yung ipinalalabas ng mga advisory ng gobyerno kaugnay doon sa total solar eclipse? Ano ba? Parang big deal din ba ito dyan po sa inyong lugar? Sapagkat dito sa Pilipinas, pagkaganyan, talagang
laman po ito ng mga topic, mga pinag-uusapan po ito. How about dyan po sa Estados Unidos? Dito po sa Amerika, since it's very seldom po mangyayari ulit, it will happen again on September 14, 2099. So lahat po ng tao dito, especially po yung nasa pathway talaga ng solar eclipse, yung mga states nila ay nag-aabang po. This will last like 2 hours and 30 minutes. Magsa-start po siya ng 12:51 p.m. hanggang 3:21 p.m. Central Time po dito sa Chicago. At saka po, yung nearest po na total solar eclipse na magkakaroon po ng 100% ay sa city po of Mount Carmel, which is 390 kilometers away south po ng downtown Chicago. So, exciting po ito. Almost lahat nakaantabay, kahit po yung sa mga paaralan, ina-advisean yung mga estudyante na magbasa about eclipse, and antabayanan po ito na at least makawitness po sila, but provided po magkakaroon po sila ng mga correct na mga equipments gaya po ng mga eclipse glasses na dapat gamitin, at wag lang po direktang tingin sa araw. Ayun. May katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Okay. Diyan po ba sa Amerika, meron din po silang belief o paniniwala kapag nangyayari po itong eclipse? Sa Chicago, wala po akong narinig na mga ganong mga kwento about beliefs. But sa mga ibang parte po ng US, especially po sa mga Native Americans, may mga beliefs po sila na dapat during po ng eclipse, nasa loob po sila ng kanilang bahay, nagpa-fasting po sila. Kasi yung beliefs po nila ay ito po ay rebirth. After po ng eclipse, it parang rebirth po siya or pagbabago. Pagbabago ng kanilang buhay, pagbabago ng kanilang mga future. Yun po ang beliefs po nila. Sa ngayon po ba, may mga nagkansela din po ng mga flights dahil nga po dito sa total solar eclipse po na nangyari? Po, wala naman pong advisory regarding sa mga travel na makakansela as of now po. But yun nga po, ina-alarm, sinasabihan yung mga tao na mag be careful, especially if they're traveling on the road kasi magdidilim po talaga. So expect po na magta-traffic, expect po na maraming masa-stranded somehow sa daan. Especially po yung time po ng eclipse is 12 noon hanggang 3 p.m. at uwian po dito. Usually sa schools ay 3 p.m. Yung mga offices naman po is mga 4. So yun po ang ini-expect. But when it comes to air travel, so far wala pa pong advisory kung meron po mga cancellation sa flight. Ayan, oh. Mula po dito sa Pilipinas, kami patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo dyan para makibalita kung ano yung mga senaryo, lalo na kung ano yung mga kakaiba ikang ano. Ngayon pong panahon, bibihira pa lang nakaka-experience din ano, ng total solar eclipse. Thank you so much, Miss Valerie. Thank you so much, Bombo Dennis, and regards po dyan sa Iloilo City at sa buong Pilipinas po. Sa inyo lahat sa Bombo Radio, more power po, andito lang po kami. Ayan, mga kabombo, mga consternation mula ho sa Chicago, dyan sa Estados Unidos, si Miss Valerie May Baquerisa Villesa, ang atin pong nakausap sa pagkakataong ito, hinggil ho dyan sa total solar eclipse dyan sa kanilang teritoryo. At dito po kasi sa Pilipinas, eh, hindi ito visible. Ano? Ilang lugar lamang ang makakakita ng naturang total solar eclipse. At kinabibilangan niya ng Mexico, ng Estados Unidos, at ng Canada. Yung ibang mga lugar, partial lamang yung kanilang masasaksihan. Pero patuloy po natin ang tabayanan itong mga development hinggil dyan, mga kabombo, mga consternation. Samantala, sa iba nating mga balita, dako muna tayo dyan sa Senado sapagkat may mga panawagan yung ilang mga mambabatas, lalo na yung lupon para po sa aspetong pangkalusugan dyan sa Senado. At yan ay may kinalaman doon sa mga kumakalat na sakit ngayon. May balita si Bombo JC Galvez. Hinikayat ni Senate Committee on Health and Demography Chairman Christopher Bongo ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak kontra sa pertussis o whooping cough. Ayon kay Go,
na makatutulong na mabakunahan ang mga sanggol na ilang buwan pa lamang hanggang 6 na taong gulang. Libre ito na ibinibigay ng pamahalaan kahit hindi dapat anyang magdalawang isip ang mga magulang. Base sa tala ng Department of Health, karamihan ng mga namatay sa pertussis ay mga sanggol at mga bata. Nauna nang nanawagan ng senador na kung hindi man makaaabala sa ating mga kababayan, ay mainam na magsuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Nakayanan anya ng mga Pilipino ito sa nakalipas na panahon ng pandemya kahit walang dahilan para hindi ito kayang gawin sa ngayon. Una-una bilang chairman ng Committee on Health, importante sa akin ang kalusugan. Ang katumbas po ng kalusugan ng bawat isa ay katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Kung hindi naman po sagabal sa inyong parte, magsuot pa rin tayo ng face mask. May mga face mask pa rin po at nasanay naman tayo mag-face mask noong unang panahon. For 3 years tayo nagpe-face mask. Bakit hindi tayo bumalik uli? Pero voluntaryo lang naman po ito. Kung hindi naman po sagabal sa inyo, pwede rin tayo mag-suot ng face mask. Ako nga mismo, kanina, nagsusuot pa rin na po ako ng face mask. In fact, meron akong dalang face mask dito. Kung sakasakaling iba ang karamdaman natin, basta safe tayo at hindi tayo makahawa sa ating mga kamag-anak, lalong-lalo na po yung mga vulnerable, yung mga matatanda. No? At sa mga bata naman, iniinganyo ko po ang mga magulang na magpapakuna kayo. Dahil libre naman po ito mula sa gobyerno, mas protektado kayo. Yung mga batang 1 to 6 years old, sila po ang kadalasan na nakakasakit nitong tinatawag na pertussis. No? Tiniyak naman ang Department of Health na patuloy ang kanilang pag-monitor sa mga kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa ng Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Units ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga provincial, city at municipal health offices para magbigay ng scientific advice. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo dyan sa mga lalawigan. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nga ay personal na nagtungo doon sa bahagi ng Negros Occidental at mga karating na lugar para dyan sa Cebu Negros Panay Backbone Project na isinasakatuparan. At alamin natin, ano naman kaya reaksyon ng mga lokal na opisyal doon? May balita ang Bombo Radio Bacolod. Nagpapasalamat din ang mga opisyal ng Bacolod at lalawigan ng Negros Occidental sa energization ng Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3. Kaninang umaga na dinaluhan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayon ng Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Maganda itong balita dahil makakapasok na ang dagdag na supply mula sa ibang sources dahil mayroong sapat na transmission lines ang CNP 230 kilovolt. Ay kinabibilangan ng tatlong stages na CNP1, CNP2 at CNP3. Kabilang na rin ang Negros Panay Interconnection Line 2 na naglalayong ma-improve ang reliability ng transmission services sa area at masuportahan ang pagpasok ng renewable energy sources sa grid. Ito ay kinabibilangan ng 670 transmission towers at may haba na 442 circuit kilometers ng transmission lines ayon kay Benitez. Tumataas ng demand sa rehiyon kaya't kailangan din ng dagdag na supply. Inaasahan namang mas liliit na ang systems loss dahil mas mabilis ang transmission sa 230 kilovolt. Aminado naman ang local chief executive na makatutulong ang transmission line sa pagpasok na malaking supply. Ngunit hindi masasabi na wala ng brownout dahil may mga factors sa distribution at generation component. Well, it's increasing the capacity, no? So, alam naman natin that power demand has been increasing. So, ito ay makakatagdag ng kuryente coming from other areas, from Luzon or Mindanao. Fully subscribed na, if I'm not mistaken, ating current cable network or infra ng NGCP. So, malaking bagay ito. Makakatulong talaga. We'll be able to bring in power. At the same time, we can also export power to other areas. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi for the second person #1 and most trusted region network na country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang proseso ng canonization at beatification sa pagiging santo ni Nina Ruiz Abad ng Ilocos Norte, opisyal na pong nagsimula. Kaugnayan, alamin pa natin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Lawag.
Masaya si Most Reverend Renato Mayugba, ang Bishop ng Diocese of Lawag, dahil sa opisyal na pagsisimula ng proseso ng canonization at beatification na pagiging santo ni Niña Ruiz Abad na ginanap sa St. William Cathedral sa lungsod ng Lawag, dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Idinaos ang first session ng canonization at beatification ni Abad bilang bahagi ng kanyang pagiging santo sa panguna ni Bishop Mayugba. Nagsimula ang seremonya sa pagmarcha ng mga miyembro ng Diocese of Lawag at pagkatapos nito ay nagsimula na ang pagbabasa sa talambuhay ni Abad at pagkatapos ay ang mga dokumento ay inaabot kay Bishop Mayugba kung saan kinumpirma niyang legal ang mga ito. Matapos ang kumpirmasyon ng obispo, ang mga dokumento ay ibinigay niya sa officials of tribunal na binubuo ni na Reverend Noel Ian Rabago bilang Episcopal Delegate, Reverend Engelbert Elarmo bilang Promoter of Justice, Reverend Ray Magus Respicio bilang Notary at si Reverend Joel Bruno Barot bilang Substitute Notary. Kugnay nito, naglalaman din ang mga dokumento ng mga testimonya na may mga milagrong nangyari umano sa mga tao bago ideklara ang proseso ng canonization at beatification. Gayunpaman, nagkaroon ng signing of oath kung saan tiniyak nila na hindi mailalathala ang impormasyong makukuha sa panahon ng canonization at beatification at hindi nila lilimitahan ang kalayaan ng mga testigo, gayon din ang mga taong tumestigo sa mga milagro na magagamit sa pagiging opisyal na santo ni Abad. Dahil dito isang living testimony na kung saan ay isang estudyante ng Holy Spirit Academy sa lungsod ng Lawag kung saan siya dumanas ng malubhang karamdaman at sinabing naniniwala siya kay Abad at may himala sa kanyang buhay. Dagdag pa rito, ang ina ni Niña na si Atty. Corazon Ruiz Abad na kung siya ay magiging santo, si Niña ang magiging unang santo sa buong Ilocos Norte. Samantala, nagkaroon ng pamamahagi ng unang prayer relic para kay Abad kung saan mayroon itong relic na may nagdikit na maliit na tela na pinaniniwalaang galing ito sa mga damit ni Abad. We are praying and hoping na siya na nga ang gustong din Lord na magkaroon tayo ng by God's grace and by God's, in God's own time, but hopefully a new hindi pa tayo nakakasiguro, nagtatasapan din tayo kasi isang pa lang ang proseso. Una rito, pinayagan na ng Vatican ang pagsisimula ng investigasyon para sa posibleng pagiging santo ng 13 anyos na Ilocana na si Niña Ruiz Abad. Yan ang ulat mara rito sa Bombo Radyo Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Romney Kimuyuga para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report! Pasitabi po mga kabombo, masela ng susunod nating balita sapagkat yung ginang na pinaniniwalaang yung pinatay ay pinaniniwalaan ito rin ay ginahasa. Natagpuan po dyan na nasa stage of decomposition na sa bahagi ng Iloilo. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy pang ginagawang imbisigasyon ng mga otoridad hinggil sa babae na pinaniniwalaang ginahasa muna bago pinatay sa barangay Tambong, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ay si Marivic de Farme Felicissimo, 52 anyos, balo at may dalawang anak. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Stephen Felicissimo, anak ng biktima, sinabi ito na naiulat na nawawala ang kanyang ina bago ito natagpo ang patay. Aniya, naagnas na ang bangkay ng kanyang ina nang matagpuan ito kung saan wala na itong pangilalim na suot habang nakaangat naman ang pangitaas na damit nito. Yupi naman ang noon nito at tinaalam pa kung anong ginamit sa paghampas sa kanyang ulo. May nakita namang salawal sa lugar kung saan natagpuan ang biktima. Isa sa ilalim naman ng bangkay sa autopsy upang malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay nito. Pagkakilala ko sa kanya kung sa ano, hindi naman namalis na ano, walang okasyon, walang pinupuntahan. Kasi dito lang naman yan, wifi, bahay lang naman. Wala namang iba. Kung importante na lakakaran, punta ng bayan. Sana kung sinsahin na kamo, ano naman naging buhat nyo, tanan man nga bagay, may sintensya. Si Stephen Felicissimo, anak ng biktima.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang magatdam naman, bahagyang tumaas ang water elevation sa mga nakalipas na araw. Alamin pa natin ang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Kawayan. Bahagyang tumaas ang water elevation ng Magat Dam matapos ang cut-off ng patubig sa irigasyon bilang paghahanda sa susunod na cropping season. Sa ngayon, ang water elevation ng Magat Dam ay abot na sa 176.75 meters above sea level at tumataas lamang ito ng 0.1 hanggang sa 0.15 meters kada araw dahil sa mababang inflow sa Magat Watershed. Mababawas naman na pansamantala ng area program o lugar na hindi mapapatubigan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Marie sa susunod na cropping season dahil sa epekto ng El Nino. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Roldan Bermudez, Manager ng Engineering and Operations ng NIA Maris, sinabi niya na hindi maisasama sa mga mapapatubigan na mga nasa dulong bahagi na sagop ng kanilang programa. Makakapagpatubig naman anya ng pananima mga magsasaka na nasa tail end portion, ngunit mahuhuli lamang sila dahil sa limitado lamang ang supply ng tubig. Anya nakipagpulong na ang kanilang tanggapan sa mga stakeholders at sa mga Irrigators Association at pabor naman. Umano sila sa hakbang na gagawin ng NIA Maris. Umaasa naman si Engineer Bermudez na magiging maganda ang panahon sa mga susunod na araw at mga buwan na makakatulong sa pagtaas ng water elevation sa Magat Dam nang sa ganun ay madagdagan ang kanilang area program. Umabot na sa 99% ang mga nakapag-ani ng kanilang mga pananim kaya't wala nang mga sakahan ang kailangang mapatubigan sa ngayon. Kasalukuyan naman ang pagsasaayos sa mga irrigation canals at facilities bilang paghahanda sa susunod na cropping season. Tumataas naman po yung ating elevation sa Magat Dam. Yun nga lang po, hindi naman po ganun kalaki yung pagtaas. So, at nasa 0.1 to 0.15 meters lang po yung tinataas kada araw. So, mababa po kasi yung ating inflow sa ating Magat Watershed. So, naka-cut off na po kasi tayo sa ating irrigation. No? So, hindi na po tayo nagpapatubig sa ating mga irrigation canal. Kaya po tumataas yung ating elevation sa ating Magat Dam. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-ulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Yan naman sa Northern Mindanao, yung mga kaso ng pertussis o yung whooping cough ay tumataas pa ang bilang ng mga nagpupositibo. Alamin natin yan sa report ng Bombo Radyo Cagayan de Oro. Umakyat pa sa 10 ang pertussis cases na tumama na sa 5 probinsya ng Northern Mindanao Region. Sa panayam ng Bombo Radio, inihaya ni Jasper Kent Ola, registered nurse at pinuno ng DOH-10, Regional Epidemiology, Surveillance and Disaster Response Unit na humabol ng tig-isang kaso ang siyudad ng Iligan, Camiguin, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Kaya sa 10 biktima ay 3 na sa kanila ang laboratory confirmed ng sakit. Sinabi ni Ola na sa nagpositibong mga biktima ay nagmula sa lungsod ng Cagayan de Oro at isa sa Misamis Oriental na kapwa hindi nabigyang bakuna kaya madaling nadapuan ang bakterya. Sa kabila nito, hindi naman alarma ang hinsa sapagkat maliban sa kalat-kalat ang pagtama ng kaso ay kaya labanan ng bakuna. Ang pertussis dahil dekada 50 pa itong nilalabanan ng Pilipinas simula pagkadiskubre taong 1900s. Nakapagpala na tayo ng 10 pertussis case. Doon sa tanong regarding kung saan ito, actually lahat ng probinsya nagkaroon na tayo. Nagkaroon na tayo ng 3 positive, laboratory confirmed. Itong 3 is walang makuna. Meron din tayong 3 negatibo na test. Itong 3 naman is merong history of vaccination. 2 ang pending, 2 ang walang specimen na ikulat natin. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radyo Philippines. At para ho sa mga nandito sa bahagi ng Luzon Region, maaari po kayong sumubaybay sa mga programa at yung Facebook Live programs ng Bombo Radyo Kawayan dyan sa Cagayan Valley Region. Ganon din sa lalawigin ng Pangasinan, Bombo Radyo Dagupan at yung dyan naman sa City of Pines, ang Bombo Radyo Baguio. Habang dyan sa bahagi
bahagi ng lalawigan ng Albay at mga karating na lugar sa Kabikulan, mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live ang Bombo Radio Legazpi. Diyan naman po sa may Cagayan Valley, maaaring din pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. At sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kabombo po natin dyan sa may Bicol Region, maaaring niyo pong tutukan ang Bombo Radio Naga. At mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Oracio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo.